At kuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula sa ating ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ganda hapon! Magandang hapon sa iyo, Tony. Ngayong Martes, mababawasan ang init dahil dyan sa Northern Luzon dahil sa mga pagulan at may thunderstorms din sa hapon sa maraming lugar sa bansa. Pero kahapon, matinding init pa rin po ang naranasan sa Northern Luzon. 38.7 degrees Celsius ang natalang temperatura sa Etchage, Isabela at 38.2 degrees naman sa Tuguegarao City. Natala naman kahapon sa Metro Manila ang pinakamainit na temperatura ngayong tag-init sa ngayon, 37.4 degrees Celsius sa Naiya sa Pasay City at mainit din po sa port area na nagkaroon ng 37 degrees na temperatura. Pumalo naman sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na nahalkulang heat index o damang init at natala ito sa Ambulong, Tanawan City, 46 degrees sa Dipolog City at 45 degrees naman sa Katarma, Northern Samar at Rojas City. Sa lagay ng dam, bumaba ng 18 sentimetro ang level ng tubig sa Angat Dam kumpara kahapon ng umaga. Ang frontal system na banggaan ng mainit at malamig na hangin ay nagadala ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa Cagayan Valley at silangang bahagi ng Cordillera ngayong araw. Ito po ang papawi sa matinding init doon. Patuloy naman ang pag-ihip ng easterly sa ibang panig ng bansa kaya maaraw at mainit pa rin pero may thunderstorms mamayang hapon sa Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas, Sokcergen at maging dito po sa Metro Manila kaya huwag kalimutan pa rin ang inyong mga payong. Sa mga susunod na araw, magpatuloy pa ang mainit na panahon sa bansa na may kasunod na thunderstorms sa hapon o gabi lalo po yan sa Metro Manila, Northern at Central Luzon at sa Mindanao. Ikilos naman palayo ang frontal system at ang northeasterlies o mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan ang iihip sa Luzon. Bukod po sa isang mahinang sirkulasyon sa silangan ng Mindanao na walang ulap, walang ibang nakikitang sama ng panahon na makakaapekto sa bansa ngayong Linggo. Yan ang headline sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ariel!